Hindi ba makatwiran lang na pagkatapos ng isang event o activity o programa, nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa nangyari? Dapat na pinag-uusapan kung nagawa ba ng mahusay ang pinaghandaan ng napakatagal. Dapat nagkakaroon ng isang evaluasyon kung saan tinutukoy ang mga magagandang nangyari para ito ay maipagpatuloy at napag-uusapan ang mga kamalian para ito ay mabago sa susunod. Mahalaga ang ebalwasyon sa dalawang kadahilanan. Una, dahil dito malalaman kung napakinabangan ng mag-aaral ang karanasan. Pangalawa, malalaman din ng mga guro kung paano mapahuhusay at magagawang higit na mabisa at makatuturan ang kanilang pagtuturo. Nasaan ang ebalwasyon sa ratio? Kung mapapansin, tila walang kategoryang ebalwasyon na mababasa sa ratio. Sa ibang ratio na IPP din ang pinagbabatayan, ang ebalwasyon ay nasa dulo. Subalit, para sa ating paaralan, ang ebalwasyon ay makikita sa bahaging repetitio na nasa bahagi ng karanasan. Ginawa ito upang magkaroon ng mas maayos na istruktura ng pagtuturo ang guro kung saan dapat nagbibigay ng pagninilay o paglalahat ang guro bago matapos ang kanyang klase. Hindi man makikita sa ratio ang ebalwasyong kailangan gawin ng guro upang mapabuti niya ang kanyang aralin, ito ay inaasahan mula sa kanila. Inaasahang pagnilayan ng guro ang naging sesyon niya upang mapag-igi pa ang mga darating na pagtuturo. Sumakatwid, pagkatapos ng sesyon, kailangang magkaroon ng sariling ebalwasyon ng guro sa kanyang sarili. Tingnan ang mga halimbawa para sa ebalwasyon. Bakit may nakasulat na sa susunod na papel o attached below sa bahagi ng pagsusulit? Inaasahan kasi mula sa guro na isama sa pagbibigay ng ratio ang pagsusulit na gagamitin sa klase. At dahil hindi kasi mailalagay ang lahat ng tanong ng pagsusulit sa loob ng kahong maliit na ito, mabuti sigurong ilagay na lang sa ilalim ng lesson plan o sa susunod na papel ang gagamitin quiz o test. Bilang paglalahat, mahalaga ang ratio sa buhay ng isang tunay na profesional na guro. Sa pamamagitan nito, napaghahandaan niya ang isang mabisang pagtuturo. Dahil sa kanyang mabisang pagtuturo, tunay na nagkakaroon ng pagkatuto ang mga mag-aral. Tandaan ang siklo ng IPP. Konteksto, karanasan, pagninilay, aksyon, ebalwasyon. Hindi lang sa pagtuturo magagamit ang IPP. Ikaw, saan pa kaya sa tingin mo magagamit ang siklong ito?